Ang Filipino legend na si Manny Pacquiao ay hindi napapalaban ng halos 2 taon at binawi ng WBA ang kanyang hawak na WBA Welterweight World Title na kanyang nakuha sa kanyang huling laban kontra kay Keith Thurman noong July 2019 dahil sa walang activity. Sa edad na 42, si Pacquiao ay hindi na dapat pang magtagal sa boxing. Yan ang mga pananaw ng ibang mga boxing experts at boxing fans upang ang Filipino Southpaw ay hindi mapapahamak. Pero bago yan, kung ngayon ka lang nakadalaw sa aking channel, para sa inyong suporta, pakipindot na lang ang follow o subscribe. Sama na rin ang bell icon at all para lagi kang updated sa bago nating uploads. Noong nasa edad na 40 pa lang si Pacman, ganun din ang mga sinasabi ng mga kritiko na delikado ang kanyang sitwasyon sa kanyang laban. Sa mas bata, mas malakas na undefeated American WBA title holder na si Thurman. Pero pinatunayan ito ni Pacman at maraming nagkamali sa kanilang akala na ang 40 years old ay ganun ang kanyang maipakita sa ring. Ngunit ngayon, 2 taon na ang nakalipas kaya kinakalawang na at ang kanyang edad ang kanyang problema. Sa kanyang sunod na laban na nag-announce ito na may 2 laban na lang at posibleng si Mikey Garcia ang unang makatapat at susunod naman si Errol Spence Jr. Si Manny Pacquiao ay kilala na mabilis ang kanyang galawan at napakaganda ng kanyang footwork at ang dami ng bibitawang suntok, ngunit ang bawat fighter ay mayroong katapusan, lalo na pag tumataas na ang kanyang edad. Ang trainer na si Joel Diaz na 3 beses nakatapat ng kanyang bata si Manny Pacquiao, 2 kay Timothy Bradley at 1 naman kay Lucas Matesey, ay nagsabi sa AS News na hindi niya nagustuhan ang idea na si Manny Pacquiao ay ipain dito sa 2 leon na si Mikey Garcia at Errol Spence Jr. Dapat na lang daw ay mag-retire na siya dahil wala na siyang dapat pang patunayan sa larangan ng boxing. He has nothing else to prove anymore, he has told AS News. All Pacquiao will do facing these young, strong fighters is jeopardize his health. He is already old and honestly, he has nothing else to prove. He's already one of the best fighters in the world. He already made his career. I mean, he already became the world champion in 8 divisions. Yan ang sinabi ni Diaz. Ayaw lang talaga ni Diaz na si Pacquiao ay maging stepping stone sa mga batang fighters na gustong kumita ng malaking payday, kaya gustong makalaban siya. Dapat daw ay sundin ni Manny Pacquiao ang yapak ni Floyd Mayweather Jr. na kumita dahil sa paggawa ng mga exhibition match kontra sa YouTubers. Dahil sa paglaban ni Pacquiao sa mga malalakas na welterweights ngayon, binigyan daw niya ng magandang pagkakataon ang mga young fighters na gumaganda ang record, ikita ng malaki, ngunit delikado naman sa kalusugan ni Pacman. Dapat daw sa sitwasyon ni Pacquiao ngayon, hindi puro lakas at galing na lang ang gagamitin at makipagsabayan sa mga fighters na nasa kanilang prime. Ang dapat daw talagang gawin, kung gusto pa niyang lumaban at kumita, dapat ngayon ay mautak siya, mag-retire at gumawa ng mga exhibition match dahil dudumugin pa rin ng mga boxing fans ang laban ni Pacquiao hindi lang dito sa Pilipinas pati na sa buong mundo. I like Manny Pacquiao, one of the best fighters with much respect. But as a person, as a coach, or a friend or whatever, you should not be fighting anymore against the strong, young fighters coming up. Maraming nagsasabing mahina daw na kalaban itong si Mikey Garcia. May kartadang 40 wins, 1 loss at may 30 knockouts at isang 4-division world champion. Napakaganda ng record. Paano naging mahina ang record na ganyan at hindi yan namimili ng makakalaban? Hindi lang ito gaanong napapansin noon dahil hindi ito lumalaban sa welterweight division na kasabayan talaga ng ating pambatong si Manny Pacquiao. Nagkaroon ito ng 2 laban lang sa welterweight nang umakyat ito ng timbang at nilabanan ang malaki na nasa kanyang prime na si Errol Spence Jr. Kaya kay Spence lang siya natalo by 12 rounds unanimous decision. Ang pangalawa niyang laban sa welterweights ay kontra kay GC Vargas para sa vacant WBC Diamond welterweight title at nakakuha ito ng panalo by unanimous decision. Napaka-consistent at napakaganda din ang timing ni Garcia sa laban na ito at matibay din ang team nito kasama ang kanyang kapatid na coach na Trainer of the Year ng Ring Magazine of 2011 na si Robert Garcia. Sunod naman na makakalaban itong si Errol Spence Jr. May hawak ng WBC IBF welterweight title. May kartadang 27 wins, 21 knockouts at walang talo. Talagang nasa kanyang prime. Kaya delikado dito si Pacman. May tangkad na 5'9½ kumpara sa 5'5½ ni Manny Pacquiao. Mas matangkad ito ng 4 pulgada at malakas ang jab at magaling din ang mga footworks. Malaki ito na welterweight kaya nga naghamon ito sa number 1 pound for pound ng Ring Magazine na si Canelo Alvarez na maglaban sila sa middleweight. If he fights Errol Spence Jr., Errol is too strong. He's young, he's strong. I think he will hurt Pacquiao. If he fights Mikey Garcia, Mikey is really good.
and very precise with that right hand. As you can see, when he fought GC Vargas, I think he can hurt him too. Kaya itong dalawang makakalaban ni Pacquiao ay talagang masaktan at delikado si Pacman. Hindi dahil mas pagaling ito sa kanya. Mas pagaling naman talaga si Pacquiao dito, pero dahil sa ngayon ang kanyang edad ang pinag-uusapan. Sa inyo namang opinion, hindi kaya delikado si Pacquiao sa mga labanang ito? Ilagay lang ang inyong sagot sa comment section, basahin ko yan isa't isa. Salamat sa inyong support at 27,000 subscribers na tayo sa YouTube at may 93,000 followers na tayo sa Facebook. Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe.